Umpisaan ng video natin ngayong araw, meron tayong 500 GCash giveaway para sa mga gustong sumali. Pwede kayong mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell at sagutin ang question of the day sa dulo ng video na ito. Tuloy na tayo sa kwento natin ngayong araw. March 26, 1991, isang public holiday sa Korea, limang bata na may mga edad mula 9 hanggang 13 ang naglaro sa labas ng bahay nila at naghahanap daw ng mga palaka sa Mount Wanyong. Isang normal at masayang araw lang to para sa mga bata. Habang naglalaro sila, syempre umaandar yung araw. At hinahanap-hanap sila ng mga magulang nila. Hanggang sa lumubog na yung araw at hindi pa rin sila nakakauwi. Dito nag-umpisa mag-alala yung mga magulang nila. So pinaghahanap sila, hinalughog sila, tinanong sa mga kapitbahay, asan na kaya sila? At simula nun, ay hindi na sila nahanap pang muli. Ang tanong, nasaan kaya napunta yung mga bata? Mahahanap pa kaya sila? Yan ang aalamin natin sa video ngayong araw. Medyo nakakatakot to, no? Especially pag mga bata yung involved talaga. Sobrang mag-aalala ka talaga eh. At ganun ang nangyari sa Korea. Nung kumalat yung kwento na to sa kanila, ang dami rin talaga ng mga concerned at ayaw na mangyari to sa mga pamilya nila, sa mga anak nila. Ito yung mga batang nawawala. Si Woo Chol-won, 13. Jo Ho-yeon, 12. Kim Young-gyu, 11. Park Chan-in, 10. At si Kim Jong-sik, 9. Siya yung pinakabata. Dahil naghahanap sila nung palaka nung nawala sila, tinawag sila ng mga media, ng mga tao na The Missing Frog Boys. Frog Boys ang tinawag sa kanila simula nung araw na yon. So nawala nga yung mga bata, di ba? Noona, syempre yung mga magulang lang muna nila. Pagkatapos ilang oras na wala pa yung mga bata, nag-alala na talaga sila, naghalughog sila. Hanggang sa nung walang-wala na talaga at feeling nila may masamang nangyari na, dumulog na sila sa mga pulis. Noong una, dun lang sa bayan nila yung kwento eh. Hanggang sa yung buong city na nila, nag-aalala na, hinahanap na rin sila. Gaya nga na sabi ko kanina, dahil bata tong mga to, talagang concerned lahat, talagang lahat apektado. Kasi ayaw nila na mangyari to sa mga anak din nila. At dahil dyan, mismong yung presidente ng South Korea, nagpautos na magkaroon ng malawakang paghahanap sa kanila. Nagkaroon ng massive search sa pag-uutos ni President Roh Tae-woo. Ganito kalaki yung massive search na yan ha. 300,000 nakapulisan yung dinispatch, ang dami nun. Nagkaroon pa ng Special Investigation Center para doon sa mga bata. Talagang lahat sila binabalita na, hinahanap sila, pinaghahalughog nila lahat ng pwedeng puntahan ng mga bata, agay ng reservoir, mga irrigation waterways, mga terminal ng bus, lahat, mga stasyon na pwede nilang sakyan kasi baka naglayas yung mga bata. Ganyan, lahat talaga ng mga posibilidad, trinayin na nila. The issue got so big, no, na pati mga school, mga kumpanya, mga pribadong tao, mga grupo, nag-ipon sila ng donasyon na 42 million won na gagamitin para lang doon sa paghahanap sa mga bata. Ang 42 million won, ito yung halaga niya ngayon sa peso. Sadly, no, kahit anong gawin nila, kahit napakalaki ng resources nila, hindi nila nahanap yung mga bata. So nagtatanong ngayon lahat, anong nangyari? Bakit walang ka-trace-trace itong mga frog boys na tinatawag? Nasaan sila? Yun yung weird part. Walang clues, walang trace, walang kahit anong ebidensya. Usually, di ba, makikita mo naman kung may footprints,
points, may mga witnesses kung saan sila nakitang nagpunta, pero wala. Wala silang nahanap ng mga ganung bagay. At this point, nakikita ko sa mga nabasa ko no, na ang espekulasyon nila, meron daw isang tao na mentally ill, medyo may prejudice pa doon sa mga mental ill na siguro. Isang mentally ill daw, yun yung iniisip nila na kinidnap yung mga anak nila. Of course, wala silang proof para i-prove yan. No, yun lang yung iniisip talaga nila. Kasi kung mawawala anak mo, lahat na talaga, di ba? Papasok, lahat ng masasamang bagay papasok na sa isip mo eh. Kumbaga, you are assuming the worst, gaya nga nasabi nila. So ito yung tanong ha, nahanap pa ba sila? Dumaan yung mga araw, linggo, taon, buwan yung mga magulang kahit kailan hindi sumuko sa paghahanap sa kanila. Of course, mawawalan ka ng loob, pero nandun pa rin eh. Kailangan pa rin ng closure, diba? So hahanapin at hahanapin mo pa rin. Isang dekada matapos, wala pa rin. Apparently, noong September 26, 2002, isang dekada at isang taon, no, 11 years matapos yung pagkawala ng mga bata, may natanggap na tawag yung mga pulis. Sabi, nahanap na po namin yung mga nawawalang bata. Siguro sila na po ito. Eh, syempre, iba na yung katawan nun, di ba? Medyo naagnas na, mga ganun mga bagay. So, ayun na. Yung mga pulis punta agad. Kinonfirm nila. At na-confirm nila na sila nga yung mga bata na yan. So, nagtatanong na yung mga tao. Anong nangyari? Nadyan lang pala. Ba't hindi natin makita? Umiiyak na rin yung mga magulang at this point, no? Talagang gusto nilang malaman kung anong katotohanan. Alam niyo kung ano nagsagot ng mga pulis? Eto, sabi nila, namatay daw yung mga bata dahil sa hypothermia. Una tinanggap yun eh. Noong una, ay ganun ba? Hypothermia, yun yung namatay na dahil sa sobrang lamig. Yun daw yung dahilan kung bakit namatay sila doon. Pero, hindi ito tinanggap ng mga tao. Lalong hindi siya tinanggap ng mga magulang. May plot twist pa rin hanggang sa dulo. At ang pinagtataka ng mga tao, bakit bigla nagsabi ng ganun? Mga pulis yan eh. Marurunong yan, maaalam yan. Bakit sasabihin na hypothermia ng ganun-ganun na lang? Yun na yun, 11 years, yun na yung sagot. May mga pruweba kasi na nagpapatunay na hindi yun yung ikinamatay nila. So nagalit na yung mga parents, hindi kami papayag na yan lang yung rason ninyo. Hindi kami naniniwala na hypothermia ikinamatay ng mga anak namin. Una, dahil alam daw ng mga bata yung lugar eh, na kung sakaling mawala man sila, kaya nilang bumalik. Paano sila mawawala dun? Eh kayang-kaya nilang umuwi. Yun yung unang katanungan ng mga magulang. Pangalawa, may mga parts daw sa buo nito mga bata na may damage. Na para bang hinampas sila, ayon sa forensics ha, para bang hinampas sila ng matulis na screwdriver. I think isa sa mga bungo ng mga bata ay may nahanap ding gunshot hole. Butas galing sa bala. Dahil dyan, nag-umpisa ng mag-iyakan yung mga magulang at galit na galit sila. Miski naman ako eh, sasabihin mo, di ba? Hypothermia? Eh, yung mga pruwebang ito nagsasabi na merong pumatay sa kanila. However, given all the proof, no, wala nang napatunayan kung sino yung pumatay. Kung meron mang pumatay, hindi na nila napatunayan. Which is why this story remains unsolved. So at this point, sabi ng magulang, ngayon, kailangan hanapin nyo kung sino yung pumatay sa mga anak namin. May nahanap ba ng mga killers? Yan ngayon yung tanong. And I guess this is the sad part of the story. After nung autopsy nila, yan, after mangyari niya mga kaguluhan na yan, nung 2002, hindi na muli in-investigate pa. Officially, no, inilibing na yung mga bata dahil hindi na sila hahanapan ng ebidensya kung ano pa man. Noong March 25, 2004, I think 2 years after nung autopsy nila, dinonate din yung bungo ng mga bata sa Gyeongbok University para daw sa medical research. Eto na, ang mas malungkot na parte. 2006, may tinatawag yung Korea na 15-year statute of limitations on murder. Ibig sabihin, ipinapahinto na yung investigasyon. After 15 years at wala pa rin nangyayari, hinto na, awat na, tama na. Hindi na raw pwedeng i-prosecute ang murderer sa ginawa niyang krimen. May ganun pala mga batas, no? Nakakalungkot. Wala na rin daw kasing bagong mga ebidensya na mailabas, kaya pinatupad na yung 15-year statute na yan of limitations. Wala na talaga eh. Biruin mo, 300,000 kapulisan, walang nahanap, di ba? Nandun lang pala, bakit hindi nila nahanap dun? So medyo shady, para sa akin personally ha, hindi naman ako pulis, pero parang medyo shady yun. Parang may something na mali nga talaga.
Kaya laman talaga ng mga mystery ito ng ibang content creators din, dahil mapapaisip ka talaga kung ano yung nangyari sa kanila. May something na mali talaga sa kwento. Hindi naman natin tatapusin na sobrang lungkot ng kwento natin, no? May konting light of hope na tinatawag tayo. 2015, no, pinagbotohan ng National Assembly ng South Korea na tanggalin yung statute of limitations na yan sa first degree murder. Diba? Nakapagtago ka ng 15 years, tas masaya ka na, wala na, okay na kung nakapatay ka, diba? To this day, gaya nga nasabi ko, hinahanap pa rin nila kung ano yung talaga nangyari. At dahil dyan, no, nakapag-inspire itong kwento na to ng napakaraming mga pelikula, kagaya na lang nung South Korean thriller na Children. So ito yung tanong natin para sa araw na to. Ha? Pakita ko sa inyo yung litrato ng limang mga bata ulit. Sa tingin nyo ba, mahahanap pa ang hustisya ng mga bata na yan? I-comment nyo sa ilalim ulit. Meron tayong 500 GCash giveaway para sa mga sumasagot ng ating question of the day. Huwag nyo kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para makasali kayo dyan. So yun lamang po. Ito si Claro the Third. Nagpapaalam. Thank you.